Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, dapat kang gumising na maasahin sa mabuti. Nagpapasalamat, salamat sa isang sumusuportang daloy ng enerhiya sa pagitan ng Cancer Moon at mapalad na Jupiter. Huwag pigilan ang iyong masayang disposisyon, at siguraduhin magbahagi ng maraming pagmamahal at positibo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Magiging mas magaan at parang panaginip ang vibe sa buong araw, habang ang araw ay umaayon sa mystical Neptune. Ang kosmikong agos na ito ay tatamaan ka sa emosyonal na antas ngayong gabi kapag ang buwan ay hamihip ng halik sa mga celestial na katawan na ito, na humihiling sa iyo na hawakan ang iyong mga pag-asa at pangarap. Magkakaroon ng mga bagong tao sa iyong buhay na magdadala ng mga bagong ideya at pagkakataon para sa paghahayag, tutulungan ka nilang tingnan ang iyong buhay mula sa ibang pananaw. Ngayon kailangan mong mag-ingat sa pagkawala ng iyong pasensya. Kailangan mong maging mas sistematiko upang maging matagumpay. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa mo ay wastong masuri. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Maaaring gamitin ang pera para sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ang iba. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling kawili-wili. Kung titingnan ang kakayahan ng mga bagay, mauunawaan ng mga tao ang bawat aspeto ng kanilang buhay at pag-ibig at para sa mga nag-iisa ay maaaring mangyari ang mga mahusay na kaganapan na may kaugnayan sa pakikilahok sa mga pampublikong kaganapan at isang magandang kakilala sa taong perpektong katugma mo. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono. Maaari mong asahan ang mga bagong kakilala sa lalong madaling panahon. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasang balita. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Huwag magpakita ng pagiging makasarili. Kailangan mong magtrabaho bilang suporta sa iyong mga kasamahan, na maaari mong isipin na hindi sila karapat-dapat. Maaaring hikayatin ka ng impluwensya ng astral na ipahayag ang nararamdaman mo tungkol sa isang taong mahal mo. Sasalubungin ka ng mga hindi inaasahang tagumpay, kung saan makakakuha ka ng maraming karunungan. Kung maaari, maaaring pinakamahusay na maghintay hanggang sa lumamig ka ng kaunti bago gumawa ng isa pang hakbang. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga mapanganib na pagsisikap upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi. Ang mga impluwensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbansihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Lucky number, 22. Lucky color, light blue. Taurus,
Maglaan ng ilang oras upang pahalagahan ang iyong pinakamalapit at pinakamamahal ngayon, mahal na Taurus, habang ang Cancer mo ay nag-uugnay sa masayang Jupiter. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa pagdiriwang ng mga taong mahal mo. Magkakaroon ka ng pagkakataong makatakas sa sarili mong maliit na mundo kasama ang iyong BFF, salamat sa isang kosmikong alyansa sa pagitan ng araw at panaginip na Neptune. Magpapatuloy ang mga vibes na ito hanggang sa gabi habang hinahalikan ni Luna ang celestial na alyansang ito, na humihiling sa iyong ibahagi ang iyong mga pag-asa at pangarap ng hindi natatakot na husgahan ng iyong mga kasama. Asahan na maging mas matagumpay kapag namumukod tangi ka sa karamihan. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Hindi ka tumatanggap ng pintas dahil nakikita mo itong walang kabuluhan. Gawin kung ano ang iyong pinakamahusay na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at maging mapagpasensya. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Kung ikaw ay inaalok ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Ang mga layunin at pangarap sa pananalapi na mayroon ka ay nangangailangan ng pagtuon. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema. Ang pag-iibigan ay tiyak na magiging kapana-panabik sa panahong ito at kung naghihintay kang makilala ang espesyal na taong iyon na magpapahinga sa iyo, maaaring hindi mo na kailangang gumawa ng anuman, dahil madali silang lumitaw sa iyong mga mata. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang partikular na tao, ngunit hindi kumpiyansa tungkol sa kung paano ka dapat tumugon sa kanila. Maaari mong asahan ang mga bago, kawili-wiling mga kakilala. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Tutulungan ka ng mga maimpluwensyang kakilala sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Ito ay maaaring maging isang magandang panahon para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Nanganganig kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan na galit sa'yo. Ang mga bituin ay nagsasalita tungkol sa isang paparating na kabiguan, ngunit ikaw ay matututo ng isang mahalagang aral mula dito. Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema na maaaring nakakaubos ng oras. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin mo muna ang iyong mga gawain. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Masisiyahan ka sa balita ng malaking kita, ngunit huwag magmadaling bumili. Huwag ibahagi ang iyong mga plano dahil madidismaya ka na ang mga ito ay dumating sa pandinig ng iyong mga kakompetensya. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay, lucky number, one lucky color, maroon. Gemini, huwag mag-alala tungkol sa pag-ani ng mga gantimpala ng iyong pagsusumikap, mahal na Gemini, habang ang buwan ng Cancer ay nag-uugnay sa kumikinang na Jupiter ngayong umaga. Ang kaliwanagan sa paligid ng iyong buhay sa pagtatrabaho ay maaaring gumapang sa iyong pag-iisip ngayon, habang ang araw ay umaalingasaw hanggang sa mystical Neptune. Huwag matakot na sundin ang iyong intuition, lalo na kung sa palagay mo ay tinawag ka upang ituloy ang isang bagong profesional na landas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa loob, at hindi nakabatay sa halaga ng pera na kinikita mo o kung paano mo ito kinikita. Naabot mo na ang isang mahalagang panahon kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo.
Ang trabaho sa iyong sariling kakuhan ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa iyong paligid. Kung pinag-iisipan mo kung paano sasabihin sa isang tao ang iyong nararamdaman, maaari kang makakuha ng maraming tulong mula sa enerhiya na nagmumula sa mga planeta. Sa lahat ng paraan, subukang maging kalmado. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Ang iyong mga gawain ay marami, kaya magandang magplano ng matalino. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Ang mga pagbabago ngayon ay pabor sa iyo. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang pagkakaisa para sa mga kinatawan na may tanda sa buhay pamilya ay ang pakikipag-usap at pagtalakay sa mahahalagang isyu. Subukang magdala ng magagandang damdamin sa kapaligiran sa tahanan. Ikaw ay kadalasang napaka-recent tungkol sa iyong mga nararamdaman, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan, ngunit ito ay malapit ng magbago. Maging mapagpasensya sa iba, maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ang paghihiwalay nito sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring masilaw sa iyo ng mga inaasahan na higit sa karaniwan mong itinuturing na makatwiran. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Posible ang mga bagong alok sa negosyo, na maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang sa iyo at tulungan kang makumpleto ng matagumpay ang iyong trabaho. Ang planetary atmosphere ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Abangan ng isang panandali ang pamumuhunan o bonus. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Nauuhaw ka sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali, lucky number, 5 lucky color, white. Cancer, dapat kang gumising na may isang kanta sa iyong puso ngayon, habang ang buwan ay naglalakbay sa iyong tanda, natutulong sa iyong pakiramdam na kaysa ang puwersa ng buhay na nasa loob at paligid mo. Ang pagkonekta sa universo sa pamamagitan ng pagmumuni-muni o isang relihiyosong kasanayan ay makakatulong sa iyong sulitin ang mga vibes na ito, lalo na kung mayroong anumang aspeto ng iyong buhay na kailangan mo ng gabay. Isang mapayapang enerhiya ang mapupuno sa hangin ngayong gabi kapag hinalikan ni Luna ang araw at si Neptune, na kasalukuyang nakagapos sa kalangitan. Huwag hayaang sirain ng emosyon ang iyong mga tagumpay sa ngayon. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Kailangan mong gumawa ng mas pangunawang diskarte kung gusto mong maging matagumpay. Maaaring baguhin ng mga hindi inaasahang twist ang iyong mga plano, na hindi mo dapat pagsisihan. Natutokso kang magsimula sa mga pagbabago dahil lang sa hindi sinasadyang naging sentro ka ng mahahalagang kaganapan. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasan ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Sinasabi ng mga bituin na sa lalong madaling panahon ay hindi mo na mate atago ang iyong nararamdaman at payuhan kang makipag-usap sa taong responsable sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngunit may dahilan, kung posible. Ang katahimikan sa mga relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay darating sa lalong madaling panahon, gamitin ito upang magpakasawa sa iyong mga tungkulin sa pamilya.
maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isip upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Gusto mong makamit ang iyong mga layunin, ngunit patuloy mong matutugunan ang katigasan ng ulo ng mga tao sa paligid mo. Suriin ang malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan maging maingat, huwag talikuran ang iyong mga prinsipyo. Isaalang-alang at maghanda ng mga kontrata sa pananalapi o trabaho kung ikaw ay isang pinuno. Magiging mabunga ang lahat ng pagsusumikap kung maniniwala ka sa iyong lakas. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat sa likod ng manibela. Upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi, huwag mangako sa mga seryosong pangako kung nauugnay ang mga ito sa isang joint venture sa hinaharap. Maaaring ikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Malapit ka nang magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas tiyak na hinaharap. Nakakasakit sa iyo ang pagkainip at pasabog na pag-uugali, lucky number, 6 lucky color, of white. Leo, pakiramdam mo ay isang bago at pinahusay na bersyon ng iyong sarili ngayong umaga, mahal na Leo. Salamat sa matamis na koneksyon sa pagitan ng Cancer Moon at ng optimistikong Jupiter. Inilingin sa iyo ng kosmikong clean ang ito na ituloy ang iyong pinakamataas na potensyal na nagbibigay inspirasyon sa iyong alisin ang sinumang tao, sitwasyon, o gawin na pumitigil sa iyo mula sa malalim na evolusyon. Ang good vibes ay patuloy na dadaloy sa buong araw na tumutulong sa iyong kumonekta sa iyong pinakamalapit at pinakamamahal sa mas malalim na antas. Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito. Ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Mag-ingat na huwag lumala ang iyong kalagayan sa pananalapi. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Lumalakas ang iyong intuition. Sa susunod na panahon ng lunar para sa mga nag-iisang kinatawan ng sign na ito ay magkakaroon ng magagandang pagkakataon upang makilala ang isang taong espesyal at kung wala ka pa ng iyong asawa, ang mga bituin ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapupuksa ang kawalan ng laman sa iyong puso. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Sa bawat pulgada, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagiyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ang iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Iminumungkahin ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binaha ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasan ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Maging maingat kapag nangangako, pabor sa iyo na ipagpaliban ang mga pagpupulong at pag-uusap sa negosyo. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad tungo sa kaunlaran, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw.
Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Buuin ang iyong mga bagong plano na nangangako sa iyo ng mahusay na kita. Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Pagmasdan kung ano ang reaksyon ng iba sa iyo at pagkatapos ay pansinin ang bahaging maaaring ginampanan mo sa paghikayat ng isang positibong tugon. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahabang paglalakad. Maging responsable sa iyong mga aksyon, lucky number, 8 lucky color, gray. Virgo, makikinabang ang iyong sosyal at buhay pag-ibig mula sa ilang good vibes ngayon, mahal na Virgo. Salamat sa matamis na koneksyon sa pagitan ng Cancer Moon at mapalad na Jupiter. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang perpektong oras upang muling makipagkaibigan sa iyong minamahal, kaya siguraduhing magplano ng isang masayang pamamasyal kasama ang iyong syota. Kung kasalukuyan kang interesado sa isa sa iyong mga kaibigan, ngayon ay isang magandang panahon para makipaglandian, dahil maaari itong magsimulang mabaligtad ang mga gulong sa kanilang ulo, na magiging sanhi upang makita ka ng iyong crush sa isang bago at potensyal na romantikong liwanag. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Ang mga bagong ideya ay dadaloy at ang anumang uri ng gawaing brainstorming ay magiging isang malaking tagumpay. Huwag makipag-usap sa mga estranghero, hindi mo makakamit ang inaasahang tagumpay sa kanilang tulong, lalo na kung ang pag-uusap ay nauugnay sa isang pakikipagsosyo. Malayo ka sa pagkakasundo na pilit mong pinipilit na makuha sa loob ng mga araw. Hindi ka nais-nais na maglakbay dahil ikaw ay ginulo. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ang napakalaking impluwensya ng planeta ay nangangako ng mahahalagang kaganapan sa iyong personal at buhay pag-ibig. Ang mga emosyon ay magiging napakalakas at ang kanilang kapangyarihan ay magpapaikot sa mundo sa iyo. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Samandal ka sa nakakasakit na pag-uugali. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Huwag maglakbay. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Tapusin mo ang nasimulan mo para maiwasan ang pamumuno ng mga nakatataas. Magpakita ng pagpipigil sa sarili at huwag magsimula sa mga bagong aktibidad, kahit na may tumutokso sa iyo. Ang tagumpay ay nagsisimula sa malakas na pagtitiwala sa sarili at isang positibong saloobin. Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Para sa inyo na may mga bagong ideya at plano, mainam na ibahagi ang mga ito sa mga taong makakatulong. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kailangan na pagbabago sa iyong buhay. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Huwag maging sakam, lucky number, 10 lucky color, yellow. Libra, magiging matulungin at mapag-alaga ka ngayong umaga, mahal na Libra, habang ang Cancer Moon ay nagbabahagi ng matamis na koneksyon sa mapagbigay na Jupiter. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na masira ang iyong mga kaibigan at pamilya sa ngayon, lalo na kung ito ay magdadala sa iyo ng isang pakiramdam ng kagalakan at kasiyahan. Gayunpaman,
Hihilingin sa iyo ng isang koneksyon sa pagitan ng Araw at Neptune na unahin din ang iyong sariling mga pangangailangan, lalo na kung matagal ka nang nagsasanay sa pangangalaga sa sarili o pagpapalayaw sa iyong sarili. Hindi kailangang maghirap para maging matagumpay ka. Sa ngayon, kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ang iba na nanganib kang gawing iyong mga kaaway. Para sa mga nagsasanay ng sining, ang mga bituin ay nagbibigay ng pagkakataong lumikha ng isang bagay na tunay na maganda, na may pagkakataong magdulot ng matinding kagalakan. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiya siyang balita. Huwag kumuha ng business trip. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Maaaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa ka ng magseryoso. Maging pantay. Para sa mga kinatawan ng sign na ito, ang pag-ibig at relasyon ay magiging sentro ng atensyon, dahil hinuhulaan ng mga bituin ang isang di malilimutang panahon kung kailan maraming mga pangarap ang maaaring mabuhay. Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Subukang maging mas matyaga. Ngayon ay kailangan mong iwasan ang mga emosyonal na reaksyon upang maiwasan ang pinsala sa iyong sarili. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng tuluyan sa iyong buhay. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Ikaw ay magiging kalmado, responsable at tiwala sa trabaho, gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Ang seryosong pananagutan sa iyong mga obligasyon ay isang garantiya para sa tagumpay. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay, lucky number, 11 lucky color, yellow-green. Scorpio, sumandal sa anumang mga senyales o mensahe mula sa kabila ng belo na makikita mo ngayon, mahal na Scorpio, habang ang Cancer Moon ay kumukonekta sa kumikinang na sa iyong buhay. Ang mga vibes na ito ay perpekto para yakapin kung sino ka sa iyong kaibuturan, dahil hinihiling sa iyo ng universo na maging unapologetically ang iyong sarili. Ang tunay na pamumuhay ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kalayaan at kapayapaan, kaya huwag ibigay ang iyong lakas sa sinumang tao o sitwasyon na mag-aalis sa iyong tunay na pagkatao. Mas maraming good vibes ang dadaloy habang ang Araw at Neptune ay nakahanay sa kalangitan, na nagdadala ng inspirasyon at pakiramdam ng katahimikan. Malalaman mo na maaari mong gawing matagumpay ang isang nabigong proyekto. Ang tulong ng mga maimpluwensyang tao ay hindi magiging kalabisan sa iyo. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadaling magpatuloy sa pagbabago. Hinihikayat ka ng celestial configuration na pag-usapan ang iyong mga nararamdaman. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi.
Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay lubos na magiging matagumpay. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Ang isang matagal ng hinahangad o pagnanais, o isang tiyak na layunin na nasa isip mo ay talagang kailangang lumabas at maging malaya. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Ang planetary lineup ay maaaring gumawa ng isang paghaharap ng ilang uri sa pagitan mo at ng iyong kapareha hindi maiiwasan, ngunit sa halip na ito ay isang potensyal na sakuna, ito ay magdadala sa iyo pareho sa isang mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Hindi magandang magpanggap na mabait, lalo na kapag nakakaramdam ka ng matinding at makapangyarihang mga emosyon na walang paraan para maipahayag mo ito ng maayos. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay makakatulong sa iyong mga pagsisikap. Maghanap ng mga tamang desisyon nang may katatagan sa mahirap na panahong ito. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Protektahan ang iyong mga interes. Mayroon kang nakabubuo na impluwensya sa iyong mga kasamahan at nakakatulong ito sa iyong masiyahan sa isang napaka-relax na kapaligiran sa trabaho. Ikaw ay nasa isang bagong track ngayon at ang track na ito ay haantong sa tagumpay. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin na lumabas. Maaaring mas mahusay na magdahan-dahan sa halip na magpabilis, dahil ayaw mong tumalon sa anumang bagay na masyadong mabilis at pagkatapos ay matuklasan mong nagkamali ka. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Huwag magplano ng mga biyahe. Kakailanganin mong gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Mayroong ilang mga papasok na pagbabago na maaaring makahadlang sa iyong makayanan ang iyong mga gawain, sa kabila ng iyong tiwala sa sarili. Maging payapa sa iyong sarili, lucky number, 12 lucky color, of white. Sagittarius, ang kosmikong klima ngayon ay perpekto para sa pagdadala ng isang espiritual na elemento sa iyong espasyo, dahil ang Cancer Moon ay bumubuo ng matamis na koneksyon sa kumikinang na Jupiter. Ang koneksyon sa pagitan ng araw at ng mapangarapin na Neptune ay ginagawa rin itong magandang pagkakataon upang maging malikhain sa iyong mga pagpipilian sa interior design, na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong magpinta ng accent wall o lumipat sa paligid ng iyong mga kasangkapan. Siguraduhin lang na ginagamit mo ang intensyon sa lahat ng gagawin mo sa loob ng bansa dahil ang mga vibes na ito ay lalabas sa ibaba. May posibilidad kang magkaroon ng problema sa pagtatakda ng mga hangganan para sa iyong sarili. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Hindi kanais-nais na maglakbay. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang pinag-aalala mo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Maging makatwiran at huwag gumastos ng pera nang walang magandang dahilan. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Dapat pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong ipinoproyekto. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Kung magkakaroon ka ng impresyon na ang isang tao ay hindi kukuha ng hindi para sa isang sagot, maaaring kailanganin mong gumamit ng ibang paraan marahil ay mayroon kang iba pang potensyal na interes sa pag-ibig sa paligid mo. Kailangan mong harapin ang isang panahon ng mga paghihirap, kaya patibayin ang iyong sarili ng pasensya. Sa kasalukuyan ay nahihirapan kang makipagkilala sa mga kaibigan ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong.
palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. May mag-surprise sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Maghanda para sa mga mapanlinlang na pagtatangka ng iyong mga dating kasosyo sa negosyo kung nagtatrabaho ka sa isang pribadong negosyo. Ang mga bituin ay nangangako ng pagdating ng isang pinakahihintay na katahimikan, kaya punan ang iyong sarili ng lakas ng loob. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Ang mismong panahong ito ay hindi angkop para sa paggastos. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiya siyang pag-uusap na obligado kang gawin. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi ganoon kalala, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Maging responsable, lalo na ngayon, lucky number, 20 lucky color, red. Cap report, kung ikaw ay nasa isang relasyon, huwag mag-atubiling ipakita sa iyong sinta kung gaano mo siya kamahal, dahil ang Cancer Moon ay kumukonekta sa mapalad na Jupiter. Ano man ang iyong wika sa pag-ibig, dapat kang maghanap ng mga paraan upang maipahayag kung gaano ka mahalaga, na magdadala sa iyong koneksyon sa mga bagong taas. Kung kasalukuyan kang walang asawa, gamitin ang lakas na ito bilang dahilan para mahalin ang iyong sarili ng walang tawad, at huwag matakot na ganap na matuhunan ang sarili mong mga pangangailangan. Ang iyong mga salita ay magdadala din ng isang tiyak na antas ng tula, salamat sa isang kosmikong alyansa sa pagitan ng Araw at Neptune, na ginagawang mahalaga na gamitin mo ang iyong boses. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Subukang maging mapagparaya sa mga opinyon ng iba. Madarama mo na nasa isang malakas na posisyon upang makagawa ng ilang mga plano sa hinaharap. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Ayusin muli ang iyong pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Huwag gumawa ng mga plano sa paglalakbay. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Ang mga nag-iisang kinatawan ay may magagandang pagkakataon para sa isang kaaya-ayang pagpupulong na magiging punto ng pagbabago sa kanilang buhay, dahil mayroong lalim ng damdamin at matinding pagnanasa na dumadaloy sa bahay ng pag-ibig para sa iyong tanda. Manatiling kalmado at huwag ka agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiingit. Pipilitin ka ng mga huling pangyayari na panindagan ang iyong mga prinsipyo, ngunit maaaring hindi ka magtagumpay sa mismong sandali, kaya manatiling kalmado. Protektahan ang iyong mga interes ng hindi agresibo. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tukto. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Magpakita ng pagpupersige at pangunahan ang inisyatiba ng mas madalas. Mapagtanto na kung magkaranas ka ng mga pagkalugi, hindi ka dapat umasa para sa isang mabilis na paggaling, kaya subukang iwasan ang mga ito.
matutuksokang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Ang tagumpay at magandang kapalaran ay tila malapit na. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang pag-iingat sa hangin, at hayaang umalis ng isang beses, na nagpapahintulot sa mood ng sandali na dalhin kapasulo. Ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapakipakinabang. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Asahan ang mahusay na kita sa pananalapi. Iminumungkahin ang mga bituin ng isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Lucky number, 17. Lucky color, green. Aquarius, maglaan ng ilang oras upang suriin ang iyong mga layunin ngayon, mahal na Aquarius, at anumang mga listahan ang gagawin na kasabay nito. Ang pag-alis sa trabahong kinakailangan upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan ngayong umaga, habang ang Cancer Moon ay kumukonekta sa mapalad na Jupiter. Ang iyong mga pagsusumikap ay sasalubungin din ng kaunting swerte sa kosmiko, kahit na maaaring hindi mo agad makita ang mga hindi inaasahang resultang ito, dahil ang universo ay may posibilidad na gumana sa sarili nitong takdang panahon. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na tumakas sa isang nakaka-relax na aktibidad ngayong gabi, kapag ang buwan ay hamihip ng halik sa araw at mapangarapin na Neptune. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Huwag tanggihan ang mga imbitasyon mula sa mga kaibigan kahit na ikaw ay pagod. Magugulat ka sa isang tagumpay sa pananalapi na nakamit sa pamamagitan ng matagal nang natapos na mga gawain. Iminumungkahin ang pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Ang planeta ng pag-ibig, Venus, ay kasama mo at maaari mong asahan na ang iyong mga pakikipagsapalaran ay lalago, ngunit kailangan mong manatili sa likod ng ilang mga hangganan upang hindi maging masyadong hinihingi. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Maging matyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, na malamang na maging mabangis at nagninangas, at hindi, maganda, na ipinahayag. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan maliban kung isasaalang-alang mo ang mga ito ng maaga. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Maging matapang ka. Ang mga problema ay paparating na sa iyong lugar ng trabaho, kaya kailangan mong harapin ang iyong mga hindi kasiyahang obligasyon at gumawa ng mabilis na mga desisyon. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Ikaw ay nalulugod sa mga resultang nakamit sa isang personal na antas, na nagdudulot din ng katiyakan sa iyong hinaharap bilang mga profesional. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo na dulot ng iyong emosyonalidad. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyong maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay magbubunyag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis.
Huwag matuksong kumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Sinusuportahan ka ng mga planeta sa lahat ng iyong pagsusumikap. Lucky number 2, lucky color, peach. Pisces, ngayon ay magiging isa sa pinakamaliwanag at pinakamagagandang araw ng taon para sa iyo, mahal na Pisces. Habang ang araw ay tumatama sa iyong namumunong planeta, ang Neptune. Bibiyayaan ng kosmikong klimang ito ang iyong aura ng malambot ngunit magnetic na enerhiya, na tutulong sa iyong eye clear ang landas patungo sa iyong mga pag-asa at pangarap. Mas maraming good vibes ang dadaloy habang ang Cancer Moon ay kumukonekta sa Jupiter ngayong umaga, na nagdadala sa iyo ng mabilis na malikhaing enerhiya. Huwag makonsensya kung gusto mong mawala ang iyong sarili sa magandang panahon, dahil ang lakas na ito ay tungkol sa pagyakap sa mga bagay sa buhay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at nagpapaangat sa iyo. Ang pag-bounce ng mga ideya mula sa iba ay ang iyong pinakamahusay na diskarte para sa tagumpay. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong pagiging impulsive ay minsan hindi makatwiran at nakaka-trauma sa iba. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Maghanda para sa hindi pagkakaunawaan na ikagagalit mo. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit pa patungo sa isang desisyon. Iwasan ang kawalang muwang. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sa kalsada. Inilalagay ka ng astral alignment sa isang napaka-optimistiko at medyo surreal na mood. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Sa gitna ng cycle na ito, kailangan mong maging maingat kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon at hindi pinag-isipang pagbabago. Mas mainam na huminto sa mga hindi sinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Gawin lamang ang iyong karaniwang gawain. Ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Maging mahinahon sa iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang mga planeta ay naghahatid sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nagbabago at nagbabago para sa mas mahusay. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Itakdang pag-isipang muli ang iyong mga plano para sa mga bagong aktibidad kung itinuturing mong kumikita ang mga ito para sa iyo. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Lucky number 16, lucky color, pink. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.